Bigyan po natin ng daan ang bahaging ito bilang pasasalamat sa mga kaibigan nating subscribers and narrators. May karamihan po ito at gusto ko sana lahat mapasalamatan. Pero limitado lamang ang nakuha kong kopya mula sa YouTube. Umanhin kung hindi ko ito maisasama ang iyong pangalan kung sakali. Pero mas mainam kung i-comment down mo na din ang iyong suporta. Kung kaya, buong oras na lang po nating ipapalabas o ipapaskil ang mga pangalan. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mas mainam pindutin po natin ang subscribe and bell button para mas maging updated. At sa muli, maraming pong salamat. Ito na po ang ating kwento. 2008. Ito ay isang totoong kwento na nasaksihan mismo ng ating sender, na ating pong maayos na binalangkas para sa mas detalyadong paglalahad. Anumang reaksyon at opinyon ay malaya po tayong ipayag ito sa ating comment section. Ngunit, tanggapin sana natin na kung sakaling dumating man ang punto, kayo naman mismo ang makakaranas at makakakita, ay handa po tayo at maluwag nating tatanggapin ang mga kabaligtarang pananaw o kritisismo na nagmula din naman sa atin. Naganap ang ating kwento sa isang parte ng Kabikulan, Albay. Moderno na ang panahon. Hindi na din mahuhuli ang mga karatig bayan sa ating probinsya pagdating sa teknolohiya. Kaya na nga nating makita ang isang tao at makipag-usap ng eksaktong oras na hindi umaalis sa kinaroroonan. Ganyan na po tayo kalayo sa ating nakaraan. Ngunit, may mga bagay pa rin na nananatiling mahiwaga, puno ng misteryo at kababalaghan. Hindi natin maiwawaksi, maitatanggi, na kahit na nasa loob ka pa ng pinakamodernong pasilidad, ay mararamdaman mo ang kakaibang mga kilabot tulad ng mga hindi may paliwanag na bagay na di abot ng ating kapasidad. 1 ng Marso, katanghalian ng 18, kasalukuyang nasa bundok ang masipag na asawang si Joel. Sinasaka ang masaganang taniman sa bundukan, at ang mabuting asawang si Lynn ay abalang kumukuha ng tubig sa poso. May kalayuan ang pagitan nito sa kanilang bahay. Magkatabi ang lumang balon at ang bagong tayo na poso. Mas pinili ni Lynn ang poso upang di masyadong mahirapan. Ang mister niya ang kadalasang nag-iigib ng tubig sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakaligtaan niya. Dala nang masyado itong napagod na gabi at nakalimutang imbakan muli ang kanilang pondong tubig. Hindi madalas nagagawi si Lynn sa lugar na ito. Dahilan pa ay ayaw din niya kasi ng mahalubilo sa maraming tao. Alam niya kasi hindi maganda ang resulta sa huli. Mapapasama lang sa chismisan. Napakabanayad ng hangin, kung kaya mas nakagaan sa kanya ito upang makapag-igib. Mabango ang simoy nito. Nagahalo ang mga amoy ng iba't ibang bulaklak sa pagdaan ng hangin. Napangiti siya. Kakaiba ito. Ang pakiramdam niya daw ng mga oras na yon ay parang napapaligiran siya ng toniladang kumpol ng mga bulaklak. Saglit na inilibot ang tingin. Maingay na lumalangit-ngit ang mga nakapalibot na kawayan dala ng hangin. At ilang malalaking puno ng akasya lang naman ang nasa paligid. Wala siyang makitang pwedeng panggalingan ng mga mabangong amoy. Ikapa niya. Yamo na nga. Buenas lang siguro at dala ng hangin lang yan. Sana laging ganito. Nagtataka man na ang babae ay mas inisip na makabalik na. Tinungo na nga ang kanilang tahanan, pitpit ang dalawang balde ng tubig. Kinahapunan,
Masayang nagsasalo-salo ang mag-anak. May uwing masarap na gulay ang mister kung kaya kinanana ito magluto ng masasarap na putahing masustansya. At syempre, hindi niya nakalimutan magluto ng may gata. Kinagabihan, maaga silang namahinga. Dala ng busog ay sobrang himbing ng kanilang pagtulog. Pero, ilang saglit pa, napamulat si Lynn. Tila pakiramdam ay may nakatingin sa kanya. Napabalikwas ito. Bumangon at tinungo ang kusina upang kumuha ng tubig. Dahan-dahan ininom nito ang sinalok na tubig mula sa tapayan. At bumalik na nga sa kanilang silid. May napansin siya. May tao sa bintana. Nakatingin ito sa kanya. Hindi gumagalaw. Ang forma nito ay nakayuko. Nakatagilid ang ulo, tila sinisipat siyang maigi habang nakahawak sa barandilya ng bintana. Hindi siya makagalaw. Pigil hininga ang babae sa sobrang pagkabigla. Nagtatalo ang isip kung namamalik mata o isa lamang itong panaginip. Di na niya malaman ang pagitan ng realidad dahil sa nararamdaman. Mas nais niya na sanang panaginip lamang ang lahat ng ito at gumising na. Ngunit ang nilalang na nakasilip ay biglang gumalaw sa pagkakapwesto. Na kanina lang ay akalain mong isa lamang itong anino. Sa isang kisap mata, pumaling ang nakayukong ulo nito mula sa kanan papuntang kaliwa. Pero ang pagkakatitig sa kanya ay hindi naalis ang mata at ipinamalas ang pangit ng ngiti sa babae. Bumagsak na sa sahig ang kawawang si Lynn. Nawalan ito ng malay sa sobrang takot. Sakto, nagising ang kanyang mister dahil sa narinig na lagabog. Mabilis tinungo ang pinagmulan ng ingay. At madali nitong binuhat ang nakabulagtang asawa sa sahig. At masusing sinuri kung buhay pa ito. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Lynn at katawan. Sakit na tila hangover mula sa magdamag na walwalan ang naramdaman. Nagulat ito nang sa kanyang pagbangon, akmang lalabas na sana siya sa kanilang silid, ay nabulaga siya sa nakasalubong na mister. May dala itong maliit na plangganang may lamang tubig upang panglinis sana sa natutulog na misis. Oh, bakit ba bumangon ka na? Mainit ka kanina, kaya dinalang kita nito para punasan. Inilapag ang hawak at hinimas sa noo at leeg ang asawa. Oh, wala na nga. Ayos na ba pakiramdam mo? Nagtataka ang lalaki. Pero mas nagtaka ang kanyang misis dahil sa nangyari kung bakit siya may sakit. Wala pa siya masyadong maalala. Kaya ginitian na lamang ang asawa at nagsabi, "Masyado ka naman, wala to. Baka dala lang ng pagod. Sige na, ako na dyan at pag-aasikaso na ako. Daming kalat ng bahay." "Sigurado ka ha? Yung mga bata nasa kabilang bahay, pinakiusap ko muna kanina habang tulog ka. Sundin mo na lang mamaya ha? Ha?" At nag-aasikaso na nga ulit ang kanyang may bahay. Lumipas ang buong araw. Wala naman naganap na kakaiba. Ngunit laging nakakaramdam ng di maganda si Lynn tuwing natutulog. Tila binabangungot ito. At madalas na nagigising ang asawa upang tapikin siya kung ayos lamang ba ito. Naikwento sa asawa na may kung sino na tila anino ang humahabol sa kanya. Palaging ganun na lamang ang kanyang panaginip. Isang araw,
Nag-igib ulit ito ng kanilang gagamiting tubig. At nakaligtaan na namang imbakan ng asawa. Tahimik na sumasalok ng tubig ang babae sa may balon. Nang biglang nakakaramdam ito ng tila may nakatingin sa kanya. Nangangalisag ang kanyang mga balahibo. Hindi dahil sa malamig na simoy ng hangin, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Pero binaliwala na lamang niya ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-igib, nakaamoy na naman siya ng napakabangong bulaklak. Nangiti ulit ito at nagwika. Bango naman nun. Sana laging ganito para di nakakapagod. Akmang bubuhati na ni Lynn ang balde nang biglang tila may nararamdaman sa kanyang likuran. Pero nang lingunin niya ito, ay wala namang tao. Kumakabog ang kanyang dibdib. Saglit na napahinto. Inipon ang kanyang lakas at binuhat na ang balde papauwi. Kinagabihan, tipikal lamang ang lahat. At mapayapa siyang nakatulog sa pagkakataong ito. Ngunit kinabukasan, naging napakaingay ng buong kabahayan. Dahil ang asawang si Lynn ay hindi pa rin nagigising. Alas 9 na. At kung ikukumpara mo ito sa oras ng mga taga-probinsya, ay hindi na ito normal sa pagising. Lalo pa sa tulad ni Lynn na napakaaga mag-asikaso. Nagpatawag na sila ng albularyo. Pagkadating nito, ay isinagawa agad ang ritual at mga dasal. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng ilang sandali pa, ay dumilat na nga ang babae. Napangiti na ang nangangambang mister habang hawak ang kamay nito. Ikapa ng albularyo. Pwede. Okay na yan, okay na. Pero parang may kakaiba sa babae. Gumiti ito. At ang mukha niya ay napakaputla. Ang mga ikinikilos ay hindi na normal. Tumayo ito at naglakad. Nagsasalita siyang mag-isa. Hindi maunawaan kung ano ba ang pinagsasabi nito. Ang kaninang mukha ni Joel na nakangiti at maaliwalas, ngayon ay tila natutunaw na kandila dahil sa kanyang nakikita. Parang nababaliw ang kanyang asawa. Nangingilid ang luha nito. Napakapit ng maigpit ang albularyo sa kanyang kwintas. At wika pa nito. Kaya pala biglang uminit ang medalyon ko. Kapa ni Joel. Oh, akala ko ba maayos na? Ano ho ito? Anong ginawa niyo sa asawa ko? Magsalita ka. Hawak ang kwelyo ng damit ng albularyo. Naguguluhan ng lalaki. Nakikitang tila may sariling mundo ang asawa. Ikapa ng albularyo. Pwede. Wala akong ginawa anuman para magkaganyan siya. Ang itanong mo, ano ang dahilan bakit siya nagkakaganyan? Minasdang maigi ng lalaki ang kanyang asawa. Nilapitan niya ito at niyakap. Gumagawa ito ng kung ano-anong pagkumpas sa kamay. Tila pipe. At hindi maunawaan kung ano ang mga pinagsasabi. Nagsalita ulit ang albularyo. May among tulungan kita. Babalik ako. Babalikan ko ang asawa mo. Kailangan ko lamang ang angkop na mga kagamitan at panlaban. Kailangan natin mapaghandaan kung sino mang may gawa niyan. Tumalima naman ang mister. At nagbilin na lang ang albularyo na pag-ingatang maigi ang kawawang misis. Lumipas pa ang ilang araw. Nabagabag ang buong baryo sa kanilang nalaman tungkol sa mabuting asawa ni Joel.
Nais nilang tumulong. Ngunit hindi alam kung papaano. May nagsuwestiyon pa nga na ilapit ito at ipatingin sa espesyalistang doktor. Subalit, tangi lamang paliwanag ng mataas na doktor ng ospital ay baka daw dala ng pang-aabuso kung kaya nagkaroon ang babae ng matinding mental breakdown. Parang napasama pa yata ang paglapit nila sa ospital dahil naakusahan pa siya na inaabuso o minaltrato daw niya ang kanyang misis kung kaya nagkakaganito. Kamuntikan pang makalaboso. Kakasuhan ito ng pang-aabuso. Naabswelto lamang nang tumistigo at nagpatunay ang buong bilang ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay. Ang kawawang si Lynn ay sinasabi lamang ng doktor na nawawala sa sarili. Ika pa nito ay baka nasa lahi daw talaga nila ang pagiging baliw. Nakakapanlumo. Sa taas ng edukasyon ng ibang tao, nakakalimot ng unawain ng maigi kung paano maging tunay na tao. Tuwing gabi, di na makatulog na maayos ang mga anak nito dahil tila wala na itong kapaguran sa ginagawa. Lakad ng lakad, nagsasalita tila may kausap. At nanghilakbot pa ang mga anak nito nang minsan makita sa dilim ng kwarto ang ina. Ang mukha daw nito ay napakaputi, maputla, mistulang umiilaw sa dilim. Madami ang nagsasabi na parang nag-iiba na nga ang itsura ng kanyang asawa. Na kahit si Joel ay napapaisip na. Oo nga, bakit nagkakaganon? Dumating na ang araw. Bumalik na nga ang manggagamot. At may kasama na ito. Kinausap ng albularyo ang problemadong mister. Pwede, nagsagawa ako ng ritual sa aming lugar. May nakita akong dahilan bakit nagkakaganyan ang asawa mo. Lumiwanag ang mukha ni Joel. Tahimik itong nakinig at naghihintay ng kasagutan. Natipuhan daw ang asawa mo. Gustong gusto na siyang kunin ito. Buti, umabot pa kami. Unti-unti na pinapalitan ng asawa mo kung kaya nagkakaganyan. Kinukuha na siya. Sa kabilugan ng buwan, kapag hindi pa natin siya nabawi, tuluyan na siya magkakaganyan. Nakumpirma ko din yan ng kausapin kong kaibigan kong duwende. Kumuyom ang mga kamao ni Joel. Nanigas ang panga sa galit dahil sa nalaman. At ikapan ng albularyo. Tulungan ko kayo. Tulungan niyo din ako. Ikuha nyo lang ako ng mga kailangan natin, ha? At inilihad na nga ng albularyo ang mga kinakailangan niya. Dakong hating gabi, nagsimula na sila magpausok. At ang kawawang silin ay hawak sa magkabilang braso ng asawa at ang ilang kapatid ng babae ay sa paligid lamang upang mantabay sa mga susunod na maaring mangyari. Sinabitan din ito ng albularyo ng isang uri ng halaman na binungkos at ginawang tila lubid at ipinalibot sa katawan ng babae. Napuno na ng usok ang kabahayan. Kakaibang amoy ng usok na nilikha ng albularyo dala ng samot-saring halamang gamot na ibinudbud dito. Subalit, halos mapatalon si Joel sa takot na parang nakuryenteng pusa. Dahil ang kaninang hawak na asawa ay napalitan ng hindi malamang uri ng nilalang. Tila puno na korteng tao. Napakaitim nito. Saksi ang lahat ng nasa kwarto sa nakikita. Lahat sila at halos mapasigaw sa takot. Nataranta na nga ang ilan at tumakbong papalayo sa babae at lumabas pa ng kwarto.
Kitang-kita nila ito. Nakaupo ng tuwid at parang dinuduyan-duyan lang ang katawan, habang ang ulo ay gumagalaw. Pinasag ng albularyo ang kumasyon at sumigaw. Pwede, huwag mong bibitawan. Yapusin mong maigi. Tatalon yan. Imas-masan si Joel. Napahawak ito sa nakasukpit na gulok sa kanyang tagiliran. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Hindi siya makakapayag sa kagustuhan ng kung sino mang nilalang na basta lamang itong kukunin. Nag-iiyakan na din ang mga anak nito na nakikiusyoso sa maliit na siwang ng bintana. Tumatangis ang kanilang mga anak sa nakikita. Isinisigaw ang pangalan ng ina. Makirot sa puso ang bawat pag-iyak ng mga ito. Dumakas lalo ang loob ng lalaki. Handa na siya. Niyakap ang asawa ng buong higpit. Pero halos malaglag ang puso niya sa takot nang biglang lumingon ang nilalang na yakap niya. Nandilisik ang itim na mga mata nito. Sumisinghal na tila galit na galit. Nakakatakot tingnan ang mukha daw ng nilalang sa malapitan. Hindi niya ito kinaya. Sobrang nakakatakot. Kung kaya, tanging nagawa na lamang niya. Niyakap niya pa ito lalo. Buong higpit na niyakap ang asawa. Napapikit ang lalaki. Naluluha pa habang sinasabi ito sa nilalang. Din, kung narinig mo ako, hindi ako makakapayag. Ako ang unang nagmahal sa'yo at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. Huwag mo kaming iiwan, Lin. Umalik ka na sa amin, Lin. Umiiyak ang mga anak nito. Takot na takot. Isinisigaw ang ngalan ng kanilang ina. Nanlaban ang malakas na nilalang. At ilang sandali pa, biglang lumiyab ang kanilang maliit na baga lamang. At isang malakas na pagtangis ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Boses ito ng di malamang nilalang at iyak ng babae. Katahimikan. Nawala na ang mga usok sa kabahayan. Tumigil na ang lahat. Sa pagkahawi ng nawawalang makapal na usok, nakita nila. Magkayakap si Joel at ang asawa nito. Niluwagan na ng albularyo ang lubid na nakatali sa babae. Tinapik ang pagod na mister. Pwede. Okay na. Alay na lang tayo doon sa labas para di na bumalik. Okay na yan, pwede. Nag-aalinlangan, pero nag-iisang pag-asa lamang nila ito. Lumabas na nga ang lalaki. Sinunod ang utos ng albularyo. Nag-alay sila sa may balon. At pagbalik nga sa bahay, gising na ang ginang. Lumuluha ito. Yakap ang mga anak. Naguguluhan kung ano ba ang nangyari. Wala siyang matandaan. Niyakap ito ng buong higpit ng kanyang mister. At nagsabi, "Huwag kang mag-alala. Ako magliligpit ng mga kalat dito sa bahay. Pahinga ka na dyan, ha?" Natatawa na lamang ang albularyo sa narinig at hinayaan na nilang makapagpahinga ang ginang. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Para mas marami po tayong maipaskil ng mga ganitong video, lalo na sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maaari pong pindutin na lamang ang ating subscribe button para mas maging updated at mas dalawin pa tayo ng sipag. Maraming salamat po. Stay safe, everyone. Peace.